pinaghirapan mo yun. So yun yung unang pundar nyo? Apo. Ayan pa, di ba? Naiiyak kasi ako. Malaking tulong po kasi ito. Hindi ko po yung na-expect na ganito po. October 27, 2019, nagkaroon ng clearing operation ang lungsod ng Maynila sa Manila North Cemetery. Giniba ang mga tahanang nakatira at ang mga taong naninirahan sa loob ay pinaalis para sa paghanda sa Undas 2019. At isa sa mga natanggalan ng bahay, ang pamilya ni Ate Ivy, na nung mga panahong yun ay hindi siya makapaniwala na mawawalan siya ng tahanan, lalo pa nga at sa sementeryo sila naninirahan ng kanyang pamilya. Hindi niya ito napaghandaan ng maaga, kaya't hindi niya alam kung saan pupunta. Taloy, diretso lang, diretso lang! Silang! Sige, ho? Sa panahong ito ay hindi ko pa alam ang aking tatahaking content, pero hindi na nakaligtas sa akin ang lungkot at pagkaawa sa sitwasyong mayroon sila. Kaya makalipas ang 3 taon, naalala ko ang lugar na ito. Naalala ko si Ate Ivy. Kaagad ko siyang pinahanap sa social media upang malaman kung doon pa sila naninirahan at hindi nga ako nagkamali. Dito pa rin sila nakatira ng kanyang pamilya. Mga kababayan, narito po ang muli naming pagkikita ni Ate Ivy. Pasensya lang po kayo! Ano lang po siya? Pasensya lang po kayo! Pera po po nangino! Pasensya lang po kayo! Pasensya lang po kayo! Kami lang po kayo! Pasensya lang po kayo! Opo, sir! Tatagalin lang po kayo! Good morning po sa inyo lahat mga kabayan. At yun nga, nandito po kami ngayon sa Manila North. Ito yung lugar kung saan dito ako nagsimula ng clearing operation. At ngayon po, puntahan po natin si Ate Ivy, yung babaeng nung nag-trending yung nag-cover po dito sa Manila North. Tara po. Siya po yung matagal po ng pinakahanda. So ngayon kami, babalik dito sa lugar ng pagkakabi po. Umakit ako dyan. Umakit kami sa mga nicho. Tapos itong yan, dyan pa rin siya nakatira. Although ginibayan noon. Habang winawasak ng bahay ni si ate, nagwawala siya dito. Yung nagamit niya, tinatapon kasi dito. Siya naglulupasay, nagagalit siya. Tao po! Ang si ate ay winaw. So ito yung kanilang bahay. So alam ko hindi mo kilala. Hindi ako matatandaan, no? Ayan, so alam ko hindi mo nga ako kilala. Kasi nung time na yon, nung nag-clearing operation kami, ang natatandaan ko lang sa'yo habang pinapanood ko yung video, nagwawala ka. Diba? Sigaw ka ng sigaw, mga gamit mo, tinatapon na dito.
Okay, tatanungin kita ngayon, ano yung totoong pangalan mo? Ivy Albier. Ivy Albier. Albier. Okay. So, paano nakating sa'yo yung post ko na ikaw ay pinapahanap ko? Yung pinsan ko po kasi taga Bulacan. Yung kasama niya sa simbahan, ano niyo po siya? Subscriber. Ako. Tapos, tinanong niya sa pinsan ko, sabi niya, Tol, baka kilala mo to kasi taga Cimenteria. Tapos, ayun po, nag-chat po, nag-messenger yung pinsan ko. Tapos yun, in-stock ko po yung, sabi niya, i-stock mo yung ano, yung live nila. Nahanap ka na. Sabi niya gano'n, ayun po, tapos nag-message po ako sa inyo, ba't ako ninahanap. Ayun. Okay, so, napaka-powerful ng social media. Actually, matagal na kitang gustong balikan, pero nag-pandemic. Okay? So, nung kasing time na yon na ikaw ay aming na-feature dito, nag-trending. Nag-trending yung ano mo, kasi syempre, nagwawala ka dyan, sigaw mo ng sigaw. Okay, si Ate Ivy, kamusta ang buhay dito? Okay, kamusta ba ang buhay? Okay naman po, normal pa rin. Normal? Okay, opo. Pwede ba akong pumasok dyan? Pwede po. Sige. Pwede kayo pumasok. Okay, pasok lang po tayo. Pwede po. Wala, hindi ko natanggal yung hindi na po, so ito yung natatandaan ko nung giba na itong bahay na to. Meron na kaming nakita na ganito. Ito po kasi. Oh, itong patay, sino siya? Ano po siya? Bali, pinabantayan po 'yan sa amin. Uh-huh. Tapos tambakan po kasi ito nung tiniran ko. Ngayon sabi niya, okay lang na may tumira, basta malinis. Oh, okay. May authorization naman po. Mm-mm. Na pwede kayo dyan. Opo. Na dito. Opo. Sige, upo tayo, Ate Ivy. So, ito yung binabantayan ninyo. Opo. So, nung giniba itong bahay nyo noon, hindi pa rin kayo umalis, di ba? Opo, hindi tinayo po. Tinayo nyo pa din pagkatapos nung ano. 1 year ago po, bago tinayo. So, saan ka napunta noon? Dyan na po. Sa bubong, matulog kami dyan, stable. Pero dito lang din po. Hindi kami talaga umalis. Hindi kayo umalis? Hindi. Bakit hindi ka umalis? Hindi na po, wala nang pupuntahan eh. Tsaka dito na rin po talaga kami. Simulat sa pool nung pinanganak ka, dito ka na nakatira? Opo, magulang ko po, magulang ng magulang ko, dito na po. So ikaw ay laking cemetery talaga? Laking cemetery. Kaya sanay ka na? Okay, paano mamuhay yung mga katulad mo dito sa cemetery? Wala po, normal lang, tapos... Kung ano po yung discarding, ano, kagaya po namin, ang discarding po namin dito, namumuha kami ng mga herbal sa labas. Herbal? Mga down-down po, mga pito-pito. Oo. Sa labas namin yung inaano, tapos dito namin gagawin, titinda namin sa piyako. Ah, so yun yung hanap po, ay, mo, nagtitinda ka ng mga dalawa po herbal. Kami ng asawa ko. Nag-aral ka, ate? Opo. Saan ka nag-aral? Diyan po sa A. Rodriguez. Dito lang? Pero hindi pa ko graduate ng high school. Ano lang? Second year high school lang po. Okay. Nung nag-aaral ka, syempre, alam ba ng mga klase mo na dito ka nakatira? Ayaw po, alam po. So, ano kanila? Ano sinasabi nila? Sa una, syempre, ay, cemetery, ganyan po. Pero nung nakapunta po sila, naano sila kasi mas maraming tao, ganyan. Pero ang pinagkaiba lang po ng nasa labas, may nicho po dito. Pero ganun din po yung pamumuhay sa labas. Kaya lang, dito kasi may nicho. Okay. So, syempre, anong grade mo natapos? Second year high school. Second year high school. Siyempre yung mga klase mo magtatapos. Uy, saan ang bahay? Pupunta tayo sa inyo. So, niyaya mo sila dito? Opo, sinayaya mo. Pinakita mo na ganito yung life? Pagka ano namin, pagka tapos namin pumasok, dito kami nung gano'n minsan. Uh-uh. Kahit po ngayon, nagpupunta sila. Kasi po, mga kumari ko na po sila sa mga anak-anak ko po. So, bakit hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral? Bata pa lang po kasi kami, namatay na yung tatay ko. Ito kami magkakapatid. Dito rin siya nilipi? Opo, doon po sa kabilang street lang. Pito kayong magkakapatid? Opo, pang-apat po ako. So, kamusta ba yung buhay ninyo? Sobrang hirap po, gano'n. Kasi ang mama ko mag-isa lang po eh. La bandera, gano'n. Tapos nangunga po kami kalachuchi. Kalachuchi? Yung mga bulaklak. Para dito sa loob na? Hindi po, binibenta namin sa may Santa Cruz. Yung tinutuog po sa kuninarya. Nagtutuog po kami nung dati. Tapos ayun po, doon po kami nabuhay. Sa kalachuchi, tapos na pag ano ng mama ko yung sa Quiapo, tapos ayun, minanak ko na po ngayon yun sa Quiapo. So, nung panahon na ikaw ay teenager, ilang taong ka nag-asawa? Ako po 18. 18? Opo. Bakit naaga ka nag-asawa? Siguro po, ayun, na ano lang naman din po, sa barkada, ganyan. Sa mga barkada po, kaya
Pero okay naman po yung asawa ko ngayon, hanggang ngayon kasama ko pa rin po. Saan mo siya napakilala? Dito na? Ay, hindi po, sa kaya po. Sa labas? Opo. Tapos, dito na po siya tumira kasi ano, ayoko pong umalis dito. O, paano niya tinanggap na sa cemetery ka nakatira? Sa una, hindi po siya sanay, pero nasanay na rin po sa ilang taon na rin po. So, natakot din siya? Oo, yung una po talagang takot na takot, hindi makatulog. Okay, mamaya pag-usapan natin yung takot na yan. No? Parang magandang topic. Kahit ako, alam ko medyo nakatakot. Pero sa inyo, sanay na kayo. Opo. Bakit hindi mo pinangarap na tumira sa labas? Okay naman po. Pinapangarap naman din po tumira sa labas. Kaya lang po, kung malayo naman din po siya syudad na pinagkakakitaan naman. Paano naman po yun eh? Kagaya po namin, Quiapo. Tapos kung pupunta po kami sa malayong lugar, eh wala naman po dun yung hanap buhay namin. Okay. Ilan na anak mo ate? Apat po. Nag-aaral sila? Apo. Ilan taon na? Yung panganay ko po 14 years old, grade 8. Tapos yung dalawa po grade 6. Okay. Tapos yung bunso po ay yun po, yung, ay, yung kanina. Bata kanina. Ayun po yung bunso. Ano yung pangarap mo sa pamilya mo, ate? Ano lang po, ayos lang po, makaraos lang po, tapos makatapos yung mga anak ko. Pero dito pa rin yan ko talaga? Okay lang naman po dito kami, basta makatapos lang po yung mga anak ko. So, ang trabaho ng asawa mo? Wala po. Wala? Ano lang po siya, katulong ko po siya mangwa. Mangwa? Opo. So, nairaraos niyo dito yung buhay na gano'n? Opo. Napansin ko may mga kuryente ka, may TV. Ano lang po yan, yung kuryente na yan, bali ano lang po yan, nakikisabit lang po. Nakikakapit, so binagbabayad din kayo? Opo, monthly po. Okay. Ano yung pangarap ni Ivy? Yung... Pangarap ko po. Oh, pangarap mo? Wala lang po, gusto ko lang po magkaroon ng permanenteng negosyo, gano'n. Tapos, magkaroon lang kami ng pang-araw-araw na pagkukunan para sa mga pambaon ng bata, yun. Ayaw mo lumabas dito? Pwede naman po lumabas, pero gusto ko po sana, kung lalabas ako rito, yung malapit nga po sa school ng mga bata. Kasi kagaya po ngayon, dito kami nakatira. Paglabas po namin dyan pagtawid, ayan lang po yung school ng mga anak ko. Kaya kung gusto ko, kung lalabas po ako dito, gusto ko malapit lang sa school nila para... Ayun yung mga friendship nila sa school. Mahirap kasi hanapin din yung mga kaibigan nila. So sa nakikita ko kasi mga kababayan, sa tulad namin na normal na nakatira sa labas. Sa labas. So kayo parang tawagin natin sa loob sila nakatira, hindi po sa kulungan na sa sementeryo. Opo. Paano yung sinasabi sa inang tao? Alimbawa, ay sa sementeryo nakatira. Paano yung nahandle? Sa una po kasi, tingin nila ay, sa simenteryo yan mga yan, ganyan-ganyan. Pero minsan po kasi may tao na pag nakapunta na po sila, ay, di po kit pala taga simenteryo, ganito na, ganyan. May mga ganon, pero meron din po mga basher na sabi, ay, tirahan niya ng patay, ba't tiniran niyo, ganyan-ganyan. May mga ganon din po, hindi naman pare-parehas ang tao. Okay. So, ang kabuhayan niya talaga, yun sa kaya po. Opo. Kinakapos ba kayo? Minsan po, kinakapos naman kasi kumikita lang naman kami 500 a day. Eh, ang baon ng anak ko 100 sa isang araw. Tapos pangkain na rin po namin. Yan. So, yung video na yun ay napanood, siyempre marami kang basher. Namin mga basher. Marami naman talaga. Sorry po. Ha. Okay lang po yun. Na-upload ko yung that time kasi nasa Manila hearing operation ako. Nung binabash ka, anong pakiramdam? Wala, kasi ano po eh, normal naman yun eh. Sabihin nila ganun. Kahit naman po walang vlogger, gano'n naman din po minsan yung mga dalaw eh. Yung mga dalaw po kasi minsan, ay naku, taga cemetery yun, gano'n. Kasi ano that pa? Time nung nakausap kita, ano ka, tala ka ng tala, no? Hindi, kasi masama lang po yung loob ko nun. Ba't ang daming nakatira, bakit? Nung giniba yung bahay nyo, paano ka nagsimula? Paano yung naging buhay nyo ulit? Sa'yo natutulog ka sa iba po naman? Ano po, nagkalat lang po sila dyan. Tapos nilinis lang po, kasi magundas din po yun eh. Tapos yun, nagundas po, may mga nagbayad ng mga binabantay namin. Nag-ipon na kulit ng kahoyero. Yan, tinayo ulit. Pero bago ko po siya tinayo, inantay ko munang dumating ulit yung may-ari. Kung papalis niya na ba kami o hindi, para ano. Eh sabi niya, sige tayuan mo lang, tapos pag alimbawang pinalis ulit kayo, paano ang PIV pag pinalis ka dito? Po? Di ko po alam. Kung pinalis, kasi kung papaalisin ako, bakit sa dami ng tao, ba't ako lang? Eh, ang dami naman namin nakatira rin. Nanggigilid lang yung mga luha, bakit nanggigilid? Wala lang po, wala lang po. Parang ano lang kung nababalikan yung mga ano. Masakit? Hmm.
Masakit naman po pagka ano, mababalikan mo yung mga nakaraan. Pero ngayon okay naman na po ako. Ano na, medyo survive na ako dun sa tatlong taon na kalipas. So, yung mga pinagdaanan mo ng masakit, masakit sa'yo na ikaw ay pinalayas dito, sementeryo ng ngayong bahay. Oh, masakit po kasi hindi na lang po ako yung mga anak ko po. Natutulog sa ano, sa mga nicho, ganun po. Kaya masakit kung maalala mo lang. Pero ngayon okay naman na din po kung paalisin, hindi ganun po talaga. Naalis kayo? Hmm. Sana yung mga anak mo pinapangarap mo din na hindi na kayo dito ang katira. Hindi ko naman po pinapainano na dito sila lumaki. Pangarap din naman po namin yung sa labas. Kaya lang po, siyempre wala naman kami kakayahan eh. Kaya kung magkaroon po ako ng sariling bahay, malapit nga lang po sa school nila. Sana buhay namin, ganun po. Eh, gaano katatag sa buhay si Ate Aito? Eh, matatag po. Sobra po matatag. Lahat kakayahan yun? Opo. Para sa pamilya? Oo, kasi bata pa lang kami, subok na sa hirap eh. Kaya, paano yung hinarap yung buhay nung namatay ang tatay? Eh, mahirap po yun kasi 7 taon pa lang ako nun eh. Nung namatay yun eh, 31 na ako ngayon eh. Di lang years na po kami lumalaban. Tapos ang mama ko po ang mama ko po nag-dialysis din po ng cancer. So namatay na siya? Opo, 4 years ago. Dito rin. Ah, kailan na? So fresh pa nung nakilala ka namin kasi 3 years ago lang yun eh. Bali, nadimolis po kasi ako October 27 yata. Tapos 25 po namatay mama ko. Ah. Mga kababayan, makita nyo. So, hindi ka natakot na nandyan lang siya? Hindi po. Tapos yung paligid nyo, puro nicho? Hindi po. Yung gabi na uwi ka dito ng gabi, walang takot? Wala naman po. Kasi sa amin po kasi dito na kami lumaki. Oh, hindi siya na may ulang gumaganyan. Ay, wala po. Sabi po. So, wala. Paano kayo natutulog? Naglalatag ka dyan? Opo, yan ko dyan po. Nilalatag namin. Ito rin po, yung inalim ito, may nature rin po. Oo, oh, ito ang inalim. Opo. So, wala talagang na Wala po. Yung isang satan ng buhay mo dito, ate, na pamira ka dito, wala man lang kang nakita. Paramdam. Wala naman po, yung kwentuhan lang. Paano kwentuhan? Yung mga magulang namin dati pa. Ganon. Pero yung makakita mula nung lumaki ako, wala naman. So sanay na, natulog ka na mag-isa dito? Opo, natulog na mag-isa. So wala talaga as wala in? Po. Mo yan. Hindi po, hindi ito. Ito lang po yung so may natutulog sa ibabaw ng nicho? Meron po yung anak ko pong kasa. At hindi kami kasya dyan. Okay, paano pag dumalaw yung may-ari nito? Ano sinasabi niya? Okay naman po, pero yung gamit namin kasi nandito. Upo ka na dito, huwag mo na anuin natin. So paano siya magtitirik ng kandila pag napunta siya dito? Ay, dito lang po siya nagtitirik. Ha? Sino yun? Ah, dyan. Dito lang po siya nagtitirik sa labas. O paano yun nandini sa ilalim? At tinitirikan na lang po namin. Tinatanggal po yung tabla. Ditanggal. So, opo. Ay, paano yan? So, November 1? November 2 po yung dalaw niya. Ah, alam kaya, nyo na. O, open nyo na to. Open na po siya. Pag November. Ah, automatic na. Opo. Every 2 years po siya dumadalaw. Ah, every 2 years? Hindi po siya taon-taon dumadalaw. Eh, so, paano ngayon hindi na siya dadalaw? Hindi siya dumalaw kasi senior na po si nanay pati. Bali lang pandemic. Sa bagay, sa kabilang banda, maganda rin yung may nakatira. Kasi dito sa Manila North, kapag sa tandagan niya, maliligaw kayo eh. Hindi, tsaka po tinatambakan. Tinatambakan? Opo. Para paalaga sa kanila. Okay. Ate Ivy, ano yung bukod sa pangarap mo na sana kahit paano makaalis kayo dito, ano pa yung gusto mo? Ano lang po, yung normal lang po yung magkaroon po ng anak, boy, asawa ko pang araw-araw. Tapos magkaroon din po ako ng pinagkakitaan ng araw-araw. Ayun lang po, tapos makatapos yung mga anak. Ano bang, bukod dun sa pinagkakitaan mo, ano pa? Ayun lang po pangarap ko yung makatapos yung mga anak ko eh. And then? Tapos yung may araw-araw po kami pagkukunin. Okay, so ngayon wala kang tinda? Wala po. Bakit? Walang puhunan. Walang puhunan! Akin na yan. Okay, wala daw puhunan si Ate Ivy. Ang ganda-ganda ng pangalan mo, Ate Ivy. Opo. So ano bang tinda ang gusto ni Ate Ivy? Gusto ko po kasi ngayon gawa ng mag-uundas po. Gusto ko po kahit mga soft drinks, mineral, mga biskuit po, mga chicheria, mga ganun po. Wow. Ano naman po kasi yung tinitinda namin taon-taon eh.
Kaya lang po kasi ngayon, talagang zero balance. Zero balance. So wala kang ano? As in zero balance? Opo, zero balance okay, talaga. Sige. Meron tayong ibibigay kay Ate Ivy. Ito po yung kinita. Ibibigay ko ito sa'yo. Ito yung kinita ng iyo, ng video mo nung na-upload ko yung video na yon. Toong 2019. Tama ba? Apo, 2019. So, ibibigyan kita ngayon. Sa una, ito yung muna ibibigay ko sa'yo. Bibigyan kita ng 20,000 pesos! Wow! Ito ay magagamit mo sa puhunan mo. Maraming salamat po. Malaking tulong po talaga yan sa ano. Sige, kanin mo yung kamay mo. Titingnan namin kung ano pa yung pwedeng maitutulong namin sa'yo. Ha? Sige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000! Salamat po. Pamuuna na po ako sa darating na undas. Mm. Ano ba ang gagawin mo sa undas? Ano po? Yun nga po, balak po magtinda ng sari-sari po. Tapos, para tumubo po ng konti. Para tumubo ng konti? Opo. Okay. So, ay, tumubo na. So, sobra yung dampot ko. So, sa'yo na rin to. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Salamat. Anong pecha ka na demolish? Ano po, October 27. Okay, tamo 27. Wow. 27 din ngayon. Oh, di ba? Para sa'yo talaga yan. Salamat ako. Ang galing, di ba? Oh, tama, binunot ko lang yan. Oh, di ba? So, kaya talagang para sa 27, 27 din yung nung nakaraan na ikaw ay aming na-vlog. 27 din yung bonus natin. Ibig sabihin, itinakda talaga yung araw na to para sa pagkikita natin. Yay! Diba? So, sana ay nakatulong kami sa'yo. Opo, malaking tulong po talaga. At titingnan natin kung paano makakatulong po ulit ang Pugong Piyero sa'yo. At sana, darating yung araw na hindi ka na namin makikita dito sa sementeryo. Ay hindi na kayo dito nakatira. Pag nagsipag yung mga anak mo, pag-aaral. No? Para hindi na ganito. Alam namin na dito wala kayong binabayaran, nagbabantay at nasanay kayo dito. Paso mas maigi pa din na darating yung panahon na nasasamahis kayo. Huh? Sana po dumating din po yun. Pangarap din naman po namin yun na lumabas. Kaya lang po, kagaya ko po, wala naman po kami kaya. Kasi kung lalabas ka po, bibili ka ng ano, bibili ka ng lanto. Eh, wala naman po kami kakayahan na bumili ng ganito. Okay, sige. Pasensya ka na sa istorbo. Ay, okay lang po. At again, humingi ako ng pasensya sa iyo nung panahon na ikaw ay teacher. Ha? Kung nagtatala ka man dyan, di ba? Parang gusto siguro na... ano lang po yun na parang masama lang loob. Yan yung gusto ko lang po ilabas. Kaya nagsisigaw ako nun. Pero nung panood ko po yun, medyo na yung mas masarap ko. Nung napanood ko, nung ako pa talaga. Ano ba yung tibing dala-dala mo? Ito ba yan? Hindi yan? Ay, hindi po. Hindi yun. Yan? Nasira parang mas nasira na. Ah, nasira yun? Nasira po lahat kasi ano. Di ba biglaan po tinanggal yung bubong ganyan? Mm. Eta, clutch film po yun. So, kaya naiiyak siya ngayon dahil nasira. Kasi pinaghirapan mo yun. So, yun yung unang pundar nyo? Opo. Ayan pa, di ba? Naiiyak kasi ako. Malaking tulong po kasi ito. Di ko po ina-expect na ganito po yun. Mm. Okay lang yan, at least kahit paano, nakatulong ka ba sa'yo? Basta, ang gawin nyo lang dito sa loob, yun nga, maging malinis yung ano, para hindi kayo mapalit. At syempre, tibayan ng loob, kumapit sa Diyos, huwag kayong gagawa ng masama sa kapwa. Ha? Isipin nyo palagi yung ikabubuti ng mga anak, at syempre kayo din, at ang ibang tao, ha? Yung sa mga manonood po ng mga kabayan, alam kong hindi nyo maintindihan yung sitwasyon na mayroon sila dahil wala tayo sa sitwasyon nila eh. Irespeto po natin sila, huwag natin silang kutsain dahil wala tayo sa kalagayan nila. Kung mayroon sila, bakit nga ba hindi sila sa labas? Bakit hindi sila nakatira sa mas maayos na bahay?
dahil sa hirap ng buhay nila, dito sila lumaki, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya pinipilit niya na lang sa kanyang mga anak na mapagtapos ang iyong mga anak para hindi kayo dito. Okay? At sana, huwag darating yung panahon na kapag nag-clearing operation, eh, meron po kasi tapos lang kahapon. Oh, so, yun nga yung minuworid ko. Kahapon po, meron po nag-clearing operation. Balik po dyan, limang bahay po. Dyan sa gilid po dyan. Pero kami po, umikot po dito yung nagde-demolish. Okay naman po kasi malinis naman po kami sa palito. Tapos tinanong din po kung may authorization kami nung napilatira kami rito. Balik kasi ang pinapalis nila ngayon, yung tinayuan lang po basta-basta. Okay, so dahil matagal na kayo dito, salamat at hindi kayo napaalis, no? Sige. Sana nga po, hindi na sila bumalik. Okay, so mga nakakilala po sa amin sa mga engineering dyan, ilang po shoutout sa inyo. Ako na po ito ngayon. Pasensya na po sa nangyari at ulit sa nakaraan, ha? Oo, si Kuya John Rail yung kasama ko that time na andito na nahulog pa kami dyan. Anyway, thank you, congrats. Salamat po. Thank you din po sa pagpunta niyo. Okay, thank you, thank you. Sana magamit mo yan, ha? Opo. At pasensya na po sa mga patay na nandito dito, ha? Opo. Sige, malamig ka pa, ha? Ganyan ba, buhay ka ba? Naalala ko yung term ko sa kanya dati. Ate, patay nga yan, eh. Buhay, ano, patay ka rin ba? Lamig na kamay mo, ha? Totoo, buhay ka. Sige po, mga kababae, marami pong salamat. Si Ate Ivy po. God bless marami po. Marami rin pong salamat sa lahat po ng ano, sa privacy. Maraming salamat din po sa pagpunta niyo. Okay, sige. At natira niyo po ako ng, ano, ng malaking tulong. Sige, gamitin sa tama, ah. Opo. Sige po, salamat po at shoutout po tayo sa lahat ng mga sponsor natin. Maraming salamat, Tita Marisa Peralta, kay Tita Agnes, kay Tito Dennis, kay, siyempre, sa kay Tita Pipila. I love you all, mga kababayan. Bye-bye.